Kamusta mga Lods? Ang pag-uusapan natin ngayon ang tatlong dahilan kung bakit nag-uunahan si na Terence Crawford at Errol Spence Jr. na makalaban si Manny Pacquiao. Pero bago yan, pakilike and subscribe sana mga Lods. Salamat! Noon pa man ay madami na ang nangangarap na makalaban sa ibabaw ng lona ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. At ang isa nga sa pangunahing dahilan ay ang malaking pera na maaaring maiuwi ng sinumang boksingero na mapiling labanan ni Pacman. At halimbawa na lamang dyan, nang i-call out noon ni Kit One-Time Tourman si Pacman, kung saan ay pinalagan naman ito ni Pacquiao at naikasa agad ang kanilang laban. At tinalo nga noon ni Pacquiao itong si Kit One-Time Tourman at naagaw nito ang kanyang hawak na titulo. Bagamat natalo sa laban na yun si Tourman, ay nakatanggap naman ito ng limpak-limpak na pera, kung saan ay inami naman ito na yun na ang pinakamalaking perang nakuha niya sa lahat ng naging laban niya. Bagay na nais ding maranasan ng iba pang mga top dog sa welterweight division. Kaya hindi na nakapagtataka na karamihan sa mga bagitong boksingero ngayon ay ninanais na makalaban si Pacman. Partikular na ang dalawa pang welterweight champions na sina Terence Bud Crawford at Errol Spence Jr. na mistulang mga gutom na lobo na nag-uunahan sa ating fighting senator. At sa katatapos nga lang na dominasyon nitong si Terence Bud Crawford dito kay Kell Brook noong isang linggo, ay muli nitong inihayag ang kanyang kagustuhan na makalaban na ang ating pambansang kamao. Habang itong si Errol Spence Jr. naman ay may nakatakdaring laban na magaganap sa darating na December 5 kontra naman dito kay Danny Garcia. At nang matanong rin itong si Errol Spence Jr. sa isang panayam kung ano nga ba ang magiging plano nito sa laban niya kay Garcia, ay sinabi nito na kinakailangan niya munang lagpasan itong si Danny Garcia at saka niya naman hahamunin itong si Manny Pacquiao. Kaya naman lumalabas na mas priority ng dalawa na makalaban muna itong si Manny Pacquiao. Kaya naman ang tanong ng karamihan ay ano nga ba ang dahilan? Bakit gusto pa ding labanan ang may edad ng kalaban? Well, gaya nga ng sinabi ko kanina, ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pera. Napakalaking halaga ng pera. At kaya nga ito tinawag na The Manny Pacquiao Sweepstakes. Dahil kapag nakaduelo mo si Pacman, ay GG na yan. Para ka na rin nanalo ng loto sa laki ng perang matatanggap mo. At ang pangalawang dahilan ay ang age factor ni Pacman na malapit na mag 42 years old sa darating na buwan ng Disyembre. Kaya sa malamang ay iniisip ng mga bagitong boksingero na to na malaking bintahe ito para sa kanila. Dahil kung iisipin ay malaki talaga ang factor ng edad pagdating sa sports ng boxing, kung saan kadalasan nababawasan na ang lakas at liksi ng mga boksingero kapag tumatanda na. At ang pangatlong dahilan ay ang pagiging isang world champion ni Pacman. Meron kasi itong hawak na titulo bilang WBA welterweight super champion. Bagay na nais ding makuha nila Crawford at Errol Spence Jr. para kuligtahin ang apat na mga major belts sa boxing upang maging isang undisputed champion. Kaya naman di na nakakagulat kung bakit ganun na lamang maghabol itong sina Terence Crawford at Errol Spence Jr. dito kay Manny Pacquiao. At ngayon ang malaking katanungan ay kung may pag-asa nga bang manalo ang ating pambansang kamao sakaling palaganan niya ang dalawang bigating kampyon na to. At para sa akin ay ito lang naman ang simpleng sagot dyan. Ang pinag-uusapan lang naman kasi dito ay si Manny Pacquiao, ang 8th Division World Champion. Bagamat may edad ng 41 years old si Pacman, ay tila di pa rin ito bumabagal o humihina. Gaya na lamang ng pinakita niya sa naging huling laban niya, kung saan ay ginulpi niya ang dalawang mas batang boksingero na sina Adrian Broner at Kit One-Time Tourman. Kaya para sa akin ay mayroon pa rin chance ang manalo itong si Manny Pacquiao, ina Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Pero kayo mga Lods, ano sa palagay nyo? Makakaya pa kayang manalo ni Manny Pacquiao sa dalawang mababangis na mga batang leo na to? I-comment nyo na yan sa ibaba at tayo'y magkwintuhan. At huwag nyo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At muli,
Nagahang salamat.